We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos siyang araw, kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City. Ako po si CJ Torida. Naimbaga malem. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station, ako naman po si Ivy Hernando. Ilang residente sa Abran natutulog pa rin sa mga tent sa gilid ng kalsada matapos mapinsala ng lindol ang kanilang mga bahay. Narito ang report. Nasira ang bahay ng pamilya Fontanilla sa Pidigan, Abra dahil sa lindol. Kaya sa tent muna sila sumisilo ngayon. Lima silang nagsisiksikan sa iisang kama. Sa gilid na rin ng kalsada ang nagsisilbi nilang kusina. Hiling nila sa barangay, ayuda at sapat na supply ng tubig. Eh saan na po mabigyan kami kahit papano kahit konti? Kasi parang pinipili lang po yata yung kung saan yung, tsaka yung sa malapit sa kanila, yung medyo na ano daw, ng lindol. Eh sabi ko nga lahat naman, napektahan. Napinsala rin ng lindol ang bahay ni Nanay Deliva. Kaya sa tent sa gilid ng kalsada ang kanilang pansamantalang tirahan. Natatakot po kami. Tuwing yumuyugyug po, niyayakap ko na lang po yung tatlong apo ko. Kasi hindi naman po kami safe dito kasi yung mga sasakyan, pag dumadaan sila. Tuwing may rasyon ng tubig, pinipilahan agad ng mga residente. Kasi may tubig na po. Kaya kahapon hindi pa kami naliligo. Maraming napinsalang bahay sa Pidigan. Umabot sa 106.8 million pesos ang halaga na nasirang tirahan. May mga kalsadang sarado pa rin dahil sa landslides at rockslides. May mga barangay at bayan pa rin walang supply ng kuryente. Unstable din ang linya ng komunikasyon. Suspendido at kanselado pa rin ang trabaho at pasok sa lahat ng antas sa public at private schools. Samantala, sa Banggit Plaza, may magsasaka umanong nagbenta ng kanyang aning sayote at patatas sa murang halaga. Pinakyaw ito ng mga lokal na opisyal saka ipinamigay sa mga residente. Binili na namin lahat para ano na. Para yung pera nila, bang bili na ng ibang kailangan nila. Kasi wala nang makain, wala naman nang hanap buhay. Marami akong apo at anak. Kailangan, nakita ko na may pagkain din para mapakain ko yung pamilya ko. Maliban sa pagkain at tubig, nangangailangan din ang mga residente ng modular tents, sleeping kits at hygiene kits. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Pivox in-inspeksyon ang mga malalaking bitak na nakita sa ilang bahagi ng lupa sa Dolores, Abra. Sundan sa report.
Malaking bitak ang nakita sa bahagi ng lupang ito sa Barangay Talugtog, Dolores Abra. Ayon kay Gagawad Noel Bradley, pasado alas 5 ng hapon noong Hulyo 27 na magpasto siya ng kanyang baka sa lugar, nagulat daw siya na makita ang malaking bitak sa lugar. Basit pa lang iti malam, magsubiyak man ti agsapan. Lumaulawang ito, tarimaan pa lang iti aftershock na. Nagsagawa ng inspeksyon ang mga taga-FIVOC sa lugar. Natukoy nila ang tuktok na bahagi kung saan ang nasabing mga bitak ay epekto ng malakas na lindol na naranasan noong Miyerkules, July 27. Aabot sa higit kumulang 300 meters ang haba ng bitak sa lupa. Posible umano magka-landslide kapag mayroong malakas na ulan. Malayo naman sa mga kabahayan ang lugar. The good thing is, ang babagsakan niya ay mga palayan, sagingan, tapos yung pasture land kasi siya. Walang bahay. Yun yung good thing doon. Nauna nang nag-abisa ang FIVOC sa mga residente na huwag lumapit sa mga lugar na may mga bitak upang maiwasan ang anumang aksidente. Maliban sa nakitang bitak sa bayan ng Dolores, nagkaroon din ng mga pag-uho sa ibang bayan sa Abra dahil sa lindol. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ilang gusali at establishmento sa Ilocos Sur pinayagan ng magbukas matapos ang inspeksyon ng lokal na pamahalaan. May ulat si Teres Sundayon. Sa pinakahuling tala ng Ilocos Sur Provincial Social Welfare and Development Office, nasa 2,745 na kabahayan ang naapektuhan ng lindol sa probinsya. Hindi raw sapat ang pondo ng PSWD upang maibigay ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kailangan kasi ng sangagunyang panlalawigan na solusyon para ma-align namin yung mga 3 billion yata yun na mga pondo para din doon sa mga apektuhan ng lindol na ito. Balik trabaho na ang mga kawani sa publiko at pribadong sektor. Inilatag na rin ng lokal na pamahalaan ang mga akbang upang masolusyunan ang mga pinsalang dulot ng lindol. Nagbigay na rin ng gamot ang Center for Health Development Ilocos para sa mga nangangailangan. Sa Vigan City, pinayagan ng magbukas ang ilang gusali at negosyo matapos magsagawa ng assessment at inspeksyon ang otoridad sa kabila ng patuloy pa rin nararanasang aftershocks. Ang nangyari doon, gusto lahat na ipacheck for the integrity of the buildings para precautionary measurement. Ayon sa otoridad, pinayagan lamang ang mga itong magbukas dahil hindi malaki ang bitak na tinamo mula sa lindol. Patuloy pa rin umanong magsasagawa ng inspeksyon ang City Engineering Office upang matiyak ang seguridad ng publiko. Teres Sundayon, Balitang Amianan. Halos 600 milyong pisong halaga ng danyo sa mga kalsada at tulay na itala sa Hilagang Luzon ayon sa DPWH. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilao. Clear? CJ, base sa initial assessment na isinagawa ng DPWH, umabot na sa 600 million pesos ang danyo sa mga napinsalang kalsada at tulay mula sa Cordillera Administrative Region at Region 1. Aabot na sa halos 596.7 million pesos ang initial na danyos na naitala ng Department of Public Works and Highway Central Office sa naranasang magnitude 7 na lindol sa Luzon. As of July 30, nasa 474.1 million pesos na ang naitalang danyos sa infrastruktura sa Cordillera Administrative Region, 119.5 million pesos sa Region 1 habang 3.1 million pesos sa Region 2. Ayon sa DPWH, nakapagsagawa na sila ng initial assessment sa 1,315 na mga istruktura sa CAR at Ilocos Region. Kabilang sa mga nasuring infrastruktura, ang national bridges, government hospitals, public schools building, at iba pang mga pampublikong gusali at istruktura. Yung mga medyo matanda ng building, even yung bridges namin, yung mga lumang bridge ang nagkaroon ng ng damages. Okay. Ganun lang naman yan. Yung sa ating mga roads naman, yung mga ating slope protection, di mo maiwasan yan kasi gumalaw yung lupa. Sa ngayon ay dalawang structure sa CAR at dalawa sa Region 1 ang kasalukuyang restricted. Restricted yung using the structures, like yung nasa Dagupan natin, binaalaw lang yung 10 tons. Yung mga heavy equipment natin, heavy trucks natin, hindi na pinapayagan na gamitin yung tulay, pinapa-reroute.
Limited lang siya dun sa light vehicle. As of 9:30 ng umaga ngayong araw, punch-through open ang bahagi ng Mountain Province sa bahagi ng Kalanan Pinukpok Abot Road. CJ, sa ngayon ang tinututukan ng DPWH ang ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region dahil nga sa nangyaring landslide at pagguho ng lupa sa mga kalsada. Patuloy din ang coordination ng Department of Education sa DPWH upang magsagawa ng structural damage assessment sa mga silid-aralan at sa mga kalsada na malapit sa eskwelahan. At patuloy din ang nakikipag-ugnayan ang DPWH sa National Historic Commission dahil nga sa kung anong restoration na procedure na gagawin sa mga heritage sites na naapektuhan ng lindol. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Mga kamag-anak at kababayan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa Asinggan, Pangasinan, inalala ang kanyang pagiging leader. Narito ang report. Ang bahay na ito ni dating Pangulong Fidel Ramos sa Barangay Poblacion West, Asinggan, Pangasinan ang isa sa mga natitirang alaala ng namayapang leader. Nakatira rito ang ilan niyang kamag-anak, kabilang si dating Pangasinan Representative Ranjit Chani, pamangkin ni FVR. FVR is brilliant. He was very intelligent, very cool. Pag mag-desisyon, walang emotion. And then look, he did it. He uplifted the Philippines. 5% growth per annum. 2019 daw nang huling pumasyal sa Asinggan ang dating Pangulo. Bukod sa kanyang bahay, madalas din siyang pumasyal sa lumang bahay na ito ng iba pa niyang kamag-anak. Naalala ko kay lolo ko, nung mga bata-bata pa kami, pag pumapasyal siya dito, sir, lagi niya nagpapahanda yan ng breakfast niya dito para magpapag-breakfast kami na family po, na magkaka-relatives po. Ganyan. Tapos... Ano paborito niya pagkain? Yung longganisa po ng binalunan, yun po lagi ang pinapabili sa amin. Siyempre, general po, pinagpupusap-usap niya po kami mga apo niya na mga bata. Nagdadalamhati ang mga kaanak ng dating Pangulo sa kanyang pagpanaw. Namatay si FVR sa edad na 94. Siya ang 12th Pangulo ng bansa mula 1992 hanggang 1998. Na nag-expire siya at 3 due to organ failure, multiple organ failure. Naka-half mast ang watawat sa harap ng munisipyo bilang tanda ng pagluluksa ng bayan sa pagpanaw ng itinuring nilang anak ng Asinggan. Makikita sa Municipal Library ang mga larawan ng dating Pangulo. Bahagi raw ito ng pasasalamat at pagpupugay sa hindi matatawarang serbisyo publiko ni FVR. So isa pong malaking kawalan sa hanay po ng public service ang isa sa mga pinakamagaling na naging presidente sa ating sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil siya po ay tinaguran na binigyan niya ng tanghal po ang ating bansa na naging tiger economy ang Asia. Kabilang sa mga proyekto ni FVR, ang Asinggan Santa Maria Bridge na ipinangalan sa kanyang amang si Don Narciso Ramos. Ang tulay na may habang mahigit 1,400 meters ang nagdudugtong sa Asinggan sa iba't ibang bayan sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Itinatag din ng dating opisyal ang Taray de Asinggan na isa sa mga pinakatampok na aktibidad tuwing kapistahan ng bayan. Kasama si Wilson C. CJ Torida, Balitang Amianan. Magsasaka sa Natividad Pangasinan, tinamaan ng kidlat sa ulo, patay. Nakatutok, Russell Simorio. Patay ang 40-anyo sa si Dionisio Dumondon Jr. matapos sumanong tamaan ng kidlat sa gitna ng bukid sa Barangay San Eugenio, Natividad, Pangasinan. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa asawa, nagpunta sa bukid ang biktima para magsaka pero biglang bumuhos ang ulan na sinabayan ng kulog at kidlat. Ura-urada po akong lumabas at puntaan siya dun sa bukid pero hindi ko po siya nabutan. Sinakay na po siya sa tricycle. Punta na po siya dun sa night hospital, sir. Matinding sugat sa ulo ang tinamo ng biktima. Hindi raw agad nakasilong ang biktima sa kubo. Naulila ng biktima ang kanyang misis at 3 anak. Sobrang sakit po, sir. Hindi matanggap. Pati mga anak ko. Iyak ng iyak. Pero sabi ko sa mga anak ko, magpakatapag tayo kasi wala na yung tatay nila. Ayon sa pulisya,
direktang tinamaan ng kidlatang biktima. Nakaligtas naman ang mga kasama ng biktima na nagsasaka sa bukid. Ito pong biktima natin, nagtatanim po ng palay sa farm niya. Yung mga kasama po niya, sinabing na tamaan daw araw po siya ng kidlat, na hit po siya directly. Kaya upon the response of the PNP personnel po, dead on arrival po. Paalala ng otoridad, umalis sa mga off field tuwing kumikidlat. Iwasan ding pumuesto malapit sa mga puno. Huwag munang gumamit ng mga electronic device. At importante, sumilong sa mga ligtas na lugar. Russell Simorio, Balitang Amianan. Mga kapuso, the hottest new couple is coming. Mapapanood si Kapuso stars Derek Monasterio at Elle Villanueva sa Return to Paradise sa GMA Afternoon Prime. Gagampanan ni Derek Monasterio ang karakter ni Red Ramos sa isang rich kid at campus heartthrob. Si Elle Villanueva naman bilang Eden Santa Maria. Isang trahedya ang babago sa buhay ni na Red at Eden. Mapaninindigan kaya ng dalawa ang kanilang pagmamahalan kung lahat ay hahadlang? Isang malalim na sugat naman ang magiging dahilan ng kanilang habang buhay na hidwaan ng mga karakter ni na Yula Valdez bilang Amanda at Teresa Loizaga bilang Rina. Tutok na mga kapuso mula Lunes hanggang Biyernes 3:25 p.m. sa GMA. Sa mga kapuso abroad, mapapanood ang Return to Paradise via GMA Pinoy TV. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Mga kapuso, dalawa o tatlong bagyo ang posibleng mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto. Ayon sa pag-asa sa Northern Luzon, posibleng mag-landfall ang potensyal na bagyo o dadaanan nito ang extreme Northern Luzon. Sa ngayon, walang namatang sama ng panahon sa loob o labas ng PAR. Habagat ang naka-aapekto sa buong bansa, may mga pag-ulan sa Northern Luzon, Central Luzon, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. Asahan din ang ulan sa Ilocos Region, Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon. Posibleng hanggang sa gabi ang mga pag-ulan na yan sa buong Luzon. Tulong pinansyal sa naiwang kaanak na mga namatay sa lindol, ibinigay na ng DSWD Cordillera. Sundan sa report. Naipamahagi na ng DSWD Cordillera ang tulong pinansyal para sa mga kaanak na mga nasawi dahil sa lindol. Nabigyan na rin ng tulong ang mga sugatan o nasaktan sa pagyanig. Nagpapatuloy pa rin ang evaluation at assessment sa mga bahay na nasira ng lindol. Rehabilitation. So yung rehabilitation, ito yung long range. No po, ito po yung magsasubmit sila for funding ang bawat munisipyo. Ire-request yun. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng pangangailangan ng mga apektadong residente, gaya ng food packs, hygiene kits at tubig. Inactivate na rin ng DSWD Regional Office ang Donors Desk. Needs nila syempre mga construction materials, etc. Yun po ang kinakailangan. At sabi nga nila ay kailangan din ng water, ng drinking water, o nagpo-provide din kami through ang OCD, nag-arrange na rin. Pero ito yung kanilang pangangailangan. Sa kabila ng mga naitatalang landslide at rockslide sa ilang bahagi ng Cordillera, hindi raw irerekomenda ang pansamantalang pagsasara sa mga daan. Kung hindi importante ang travel na gagawin natin, let us stay in our house. No? And avoid traveling, kasi nakita naman natin, especially dito sa area ng Mountain Province, na talagang prone tayo for landslide. No? Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. 4 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Pampanga. Narito ang report. Nasabat na mga kawani ng pulisya ang isang van na may dalang nasa mahigit 60 kilos ng hinihinalang shabu sa isang gasolinahan sa kahaba ng North Luzon Expressway sa San Fernando City, Pampanga. Nakuha sa loob ng van ang 2 sako ng shabu na isinilid sa loob ng mga Chinese tea bag. Kung makikita ninyo, Cavite, Central Luzon, nandito po kasi yung malalakas na consumers. Ito po kasi yung thickly populated areas. And then yung market po ay medyo malakas para sa kanila.
Kaya kung makikita nyo, kung hindi sa 4A, dito sa Region 3, kasi ito yung medyo malaki ang kanilang market. So dito yan talaga ang bagsakan. Kumbaga. Umabot sa 408 million pesos ang halaga ng Shabu na nasamsam mula sa isang 31-anyos na suspect na tubong Caloocan City. Sa panayam ni Danao sa suspect, hindi raw ito ang kauna-unahang delivery ng suspect. The gravity of the drugs, no? Kailangan talaga to is to show people that we are serious about these things. Kaya nananawagan ako sa mga mayor, gobernador, mga barangay captain. Siguro alam niyo yung mga lugar ninyo, yung mga taong mga bago dyan, yung mga nakikita yung labas-pasok ng mga malalaki mga factory, mga kaduda-duda. Magsabi kagad kayo, maimbisigahan natin ito. Ayon sa Kalihim, mas palalakasin pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya ng gobyerno kontra illegal na droga. We're going to do it in accordance, of course, with the oath we have undertaken in accordance with the Constitution, no? On the basis of the Constitution. So, ganun naman, no? Para makita naman nila. Kaya nga, sa atin dito, in this war against drugs, itutuloy namin. Napakaganda na ginawa ng Pangulong Duterte, talagang intensified. Talaga intensify namin ito. Walang tigil ito. Pukpukan talaga ito. Inaalam pa ng pulisya ang mga posibleng kasabwat ng suspect. Kakasuhan ang suspect ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa siyang pahayag. CJ Torida, Balitang Amianan. Video ng pagrampa ng 4 na taong gulang na batang lalaki sa Olongapo City umani ng mahigit 21 million views sa social media. Tunghayan sa report. Kinagigiliwan ng mga netizen ang batang lalaki ito sa Olongapo City, Zambales, na nag-alam Miss Universe Philippines ang pagrampa. Suot ang kanyang swimwear, rumampa sa daan ang bata. Sa kanyang tindig at galing, tila nag-eensayo at naghahanda ang bata sa isang pageant. Ang viral na batang ito ay si Chris, 4 na taong gulang. Kwento ng video uploader, nagkatuwaan lang umanong rumampa ang mga bata sa lugar. At nang makita ni Chris ang kanyang pinsan at kuya na rumarampa, aba hindi nagpaawat ang bata. Napagkatuwaan lang po ng mga batang ano sa amin, yung mga ganyan, mga bakla. Sila po nag-solicit, tapos biglaan lang din po yun. Tapos nakita niya po yung kuya niya tsaka yung pinsan niya, kasali po, nagpumilit po siya, hindi po namin siya pinilit. Yung mistake kunyari po, tapos parang dumami na yung tao, natuwa. Bunso sa 4 na magkakapatid si Chris. Ayon kay Irene, likas na bibo ang bata. Sa murang edad, nakahiligan na umano nitong rumampa at mag-ayos gamit ang mga malalaking damit ng kanyang mga kaanak. Sana maging pantay-pantay na rin po yung mga tao. Kasi hindi naman po mawawala sa tao yung ano talaga, mga judgmental tsaka yung mga ayos sa mga bakla. Sa amin po kasi okay lang kahit magbakla, magtomboy. Basta kung ano yung gusto nila, gawin nila. Sa ngayon umabot na sa mahigit 21 million views at 200,000 reactions ang video ni Chris na in-upload sa social media. Trace De Leon, Balitang Amianan. Mga kapuso, ngayong Lunes, kaabang-abang ang mga eksena sa adventure serye na Lolong. Makikita ni Benjo ang pakikipag-usap ni Lolong kay Dakila. Mapapansin ni Lolong na may pinagdadaanan si Karina. Mapipilitan si Karina na magipagtulungan sa mga bansuon. Tuluyan na kaya niyang ilalaglag si Lolong? Aaminin kaya ni Karina ang kinaroroonan ng iba pang atubaw? Alamin mamaya sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Magkahiwalay na insidente ng sunog na itala sa Angeles City, Pampanga. Tutukan sa report. Tinupok ng apoy ang 2 palapag na gusali sa Barangay Agapito del Rosario, Angeles City, Pampanga. Umabot sa 3rd alarma ang sunog. Yung involved po is mostly highly combustible materials, paints, thinners. Kaya kung mapapansin din po ng mga tao doon, nagsisiputukan po yung mga paints, yung mga spray paints nila. Tumagal ang sunog ng 2 oras. Aabot sa 15 million pesos ang estimated cost of damage ng sunog. Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan sa insidente. 2 bahay rin ang nasunog sa Barangay Pulong Bulu.
Bale, yung nadamay po natin, ma'am, is dalawang two-story na residential and isa pong partially damaged na apartment po. Sa init na rin po, ma'am, at the same time yun po, magkakadikit po, magkakatabi po yung mga residential unit na nasunog. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na agad namang naapula pagkatapos ng isang oras. Aabot sa 1,000,000 piso ang halaga ng danyo sa insidente. Yung sunog po kasi talagang walang pinipili. So, pagtagulan po, marami po tayong calls, lalo na involving electrical, yung mga poste, post fire, siguro po dahil nababasa sila. So, parang ganun. Siguro po, ang magandang gawin natin, especially sa mga ganitong season, na rainy season naman, make sure na i-check po nila, lalong-lalo na yung kanilang mga electrical wirings. Trace De Leon, Balitang Amianan. Bigan City Government, inuumpisahan na ang pag-restore sa mga nasirang century-old houses. My Live Report, si Tere Sundayon. Tere? CJ, hindi pa rin mapakali ang ilang negosyante, establishment owners at residente dito sa Ilocos Sur dahil patuloy pa rin na nakakaranas ng aftershocks ang probinsya. Karamihan sa napinsala ng lindol ay mga century-old houses sa Vigan City. Kaninang umaga, sinimulan ng ayusin ang ilan sa mga ito. Naglabas na rin ang Provincial Tourism Office ng mga listahan ng mga tourist destination na pinayagang magbukas matapos sumailalim sa assessment. Nagbigay kami ng checklist or ng forms para fill outan ng mga tourism officers. Tapos ibabalik sa amin and then we will collect it and then make a report. And to this date, meron na kaming data ng mga nakabukas na pasyalan. Kasama sa mga pinayagang magbukas ay ang Pook Pasyalan sa Bayan ng Kawayan, San Esteban, Narvacan, Santiago, Magsingal, Salcedo, San Vicente at ang Vigan City. Mananatiling sarado sa publiko ang ilang atraksyon na lubos na naapektuhan ng lindol at hindi ligtas sa mga turista. Sa Vigan City, hindi lang ang mga nasiraan ng bahay ang umaasa sa ayuda. Pati ang ilang negosyante, lubos din umanong naapektuhan sa pagyanig. Nananawagan rin sila ng ayuda mula sa lokal na gobyerno. Kaya nga pagyamanan mi amam no at dati ito da nga ayuda dito itani o di kami makalakod to'y heritage sun ma'am gapuan nanti dito'y ginginid nga rod nga napasamak ma'am. Kanyak ma'am eh sana kaglalakot itinubong kaya di na ginginid din ma'am dagiti hangkuhan na lakon in balang mimutun ma'am. Wala na umano silang naiuuwing kita dahil iilan lamang ang turistang namamasyal. Planning pa lang di mayor's office kung ano yung tulong na ibibigay. Pero so far, nag-input pa lang ng mga affected na souvenir shops. Yung mga and hotel owner within the Cali Crisolo. CJ, dagdag pa ng Vigan City Tourism Office kanina na kapag naayos na ang plano ay hindi nila patatagalin ang pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. CJ? Maraming salamat, Tere Sundayon. Grupo ng dolphins na padpad sa karagatang bahagi ng Aparikagayan. Narito ang report. Naranasan ang matinding lindol noong Miyerkules. Maraming residente ang nabigla. Nagdulot ng pagkasira sa imprastruktura ang lindol. Pero hindi lamang ang publiko ang naapektuhan. Nabulabog din maging ang marine creatures. 6 na dolphin ang napadpad sa karagatang sakop ng Barangay Dudan, Aparikagayan. Katatapos lamang daw maramdaman ang lindol nung makita ang mga marine mammal. Itong mga isda somewhere in Dudan, Aparikagayan ay nakahuli sila accidentally ng yung kanilang lambat. Kabilang ang mga ito sa bottlenose dolphin. Wala naman daw nakitang sugat ang mga dolphin na tinulungang makabalik sa karagatan ng mga mangingisda at otoridad. While nagpapatrolya itong mga kapulisan natin, nakakita na naman sila ng pawikan. Ayon sa BFAR Region 2, posibleng ang naranasang lindol ang dahilan kung bakit may napadpad na marine creatures sa dalampasigan. Nagkakaroon ng disorientation yung mga hayop doon, mga dolphin natin sa karagatan pag may mga ganong pangyayari. Joan Punsoy, Balita Amianan. Mga kapuso, sa pinakauling kaganapan sa Love You Stranger, may bagong kababalaghang nangyayari sa Santa Castella.
May kinalaman nga ba rito si Tristan? Bumaba si Tristan sa basement ng lumang bahay. Ano kaya ang nakita ni Tristan sa secret room? Ang mga misteryo mapapanood ngayong Lunes sa Love You Stranger sa GMA Telebabad. GMA executives, artists at mga personalidad nagsama-sama sa pagdiriwang ng 72nd anibersaryo ng Kapuso Network. Tungayan sa report. Makulay at star-studded ang GMA Thanksgiving Gala Night na isinagawa sa Shangri-La the Fourth sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Present sa okasyon ang GMA executives, artists, mga personalidad ng GMA News and Public Affairs bilang pasasalamat sa mahigit 7 dekadang pamamayagpag ng GMA Network. Ibinida ng mga dumalo ang kanilang fashionable old Hollywood glam outfits na pasok sa theme ng gabing iyon. Kasama sa mga eye-stopper ang primetime king and queen, Ding Dong at Marian Rivera Dantes na napiling couple of the night. GMA has been very, very good not just to us but to so many people, employees, and even the Filipino people through their service, entertainment, public service, etc. Kaya it's just but right to honor them on this very, very special day. Na mag-gather lahat ng mga artista, magkakasama-sama finally for the first time, no? First time magkaroon ng GMA ng ball. So, very excited to see everybody inside. Ang Queen of Creative Collaborations, Heart Evangelista, ang tinanghal na glamorous star of the night. I've been with GMA for a very long time, so I'm very, very thankful that they give me work and they're always part of my life for every chapter. So I'm just very happy that I'm here tonight. Nagpasalamat naman ang bida sa Startup PH Alden Richards na tinanghal na Sparkle Star of the Night sa mga oportunidad na nagbukas sa kanya dahil sa GMA Network. I think this is really a night to remember because of at least after 3 years, we're all coming together for this purposeful event and it's really nice to see everybody tonight. Excited din ang Startup PH star Bea Alonzo sa pinakaunang gala night niya bilang isang certified kapuso. Well, I'm very, very much excited. It's my first time to be spending the night with the Kapuso stars and the bosses. It's my first time to be mingling with them in a relaxed setting, so I'm very, very much excited. Hindi din nagpahuli ang mga bisdak Kapuso stars sa mga nag-trending noong gala night. Sa red carpet pa lang, nag-stand out ang ganda ng Dumaguete-born actress Beauty Gonzalez. I'm really thankful right now. I'm speechless, more than words, and I hope tuloy-tuloy pa rin, and you know, I feel so loved. I feel so happy to be Kapuso. Hindi din naitago ng Cebuano businessman turned model and actor Richard Yap ang kanyang excitement sa nalalapit niyang paglabas sa GMA Telebabad. I'm actually very grateful and very happy to be here. You know, it's nice to be here. I've been very warmly welcomed sa GMA and I'm very thankful to all the people who, you know, brought me here. And you know, we're doing a new show now, so it's all good. It's all very good, actually. Glammed up din ang Cebuana The Clash champion Jessica Villarubin. So, grabe, first time na ako and I'm very excited, diba? But I think this gala is not just for celebration, but of course, Thanksgiving. Ayon kay GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso, maraming proyekto na mas magpapalawig sa coverage ng GMA Regional TV ang dapat antabayanan. GMA Network is very blessed, no, to reach its 72nd year. GMA Regional TV and Synergy is part of that, no, of that celebration. And through the years, no, we've seen the growth of regional TV and the birth of Synergy. No, we're doing a lot, no, for not only for the network but to various communities across the Philippines. We celebrate this with all our Kapuso, no, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagpasalamat din si Attorney Annette Gozon Valdez, ang programming consultant to the chairman and CEO at president ng GMA Films, sa matagumpay na Thanksgiving Gala at sa tuloy-tuloy na suporta ng mga loyal Kapuso sa GMA Network. It's a solid station and
I'm very proud that lalong lumalakas ang GMA and we've never wavered in our public service efforts. Ang proceeds na nalikom sa Thanksgiving Gala ay idodonate para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa Magallanes Elementary School sa Limasawa, Southern Leyte, na lubhang nasalanta noong bagyong Odette. Cecil Kibod Castro, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga regyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.